Nasaan ang integridad ng salita ni Presidente? Hindi ba't bumisita sila sa iba't ibang bahagi ng mundo, maging sa United Nations, para manawagan ang pagkakaisa at pagtutulungan sa international community? Hindi ba't nag-commit sila sa hustisya at karapatang pantao? Kung gagawin nilang umalis sa International Criminal Court, ipapahiya nila ang Pilipinas sa international stage. Mukhang hindi interesado ang administrasyon na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng drug war dahil sa desisyong umalis sa ICC. Hindi rin nagtangka ang administrasyon na imbestigahan ang mga pagpatay sa panahon ng war on drugs. Muli bang tatalikuran ni Presidente ang pamilya ng mga biktima gaya ng ginawa nila sa maraming victim survivors ng martial law? 3 kaso lamang ang nalutas sa higit 6,000 drug-related deaths sa nakalipas na 7 taon. Sinasabi nila na may kakayahan ng ating justice system na lutasin ang mga kasong ito, ngunit wala namang agresibong effort upang patunayan ito. Parang nakontento na lang ang administrasyon sa usad pagong na pagresolba sa mga kaso hanggang hindi na nga talaga ito matapos. Tila pinoprotektahan ni Presidente ang isang kaalyado kung kailan dapat nilang protektahan ang mamamayang Pilipino. Isang pagkakamali ang desisyong umalis sa ICC sa panahong sinusubukan ng iba't ibang bansa na bumuo ng alyansa, mas pinili namang mag-solo ng Pilipinas. Mas makabubuti pa rin sa ating bansa, lalo na sa madlang Pilipino na bumalik tayo sa Rome Statute.